masaya tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinagsi ang kasalanan, nalupig ang kamatayan, sinayan natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwa. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo na kami ay mapalaya at masagip. Dinggin mo po ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mo na kaming iniligtas ng dugo na dumanak sa mahal mong anak ay makapamukay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala
ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila rin ang nagsakatupara ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak. Ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang Haring Marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng Poon na hari sa Siyon, aking iyahayag ang ipinagutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang gili mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito tulad ng palayo. Durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangagingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang, magsitayo po ang lahat. Ikaw o Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal.
inyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Ang ating ebanghelyo ngayong umaga, maraming ibig ipaalam sa atin. Ngunit isang bagay lamang ang ating pag-uusapan. Kung tayo ay may sakit, hindi na tayo gumagaling. Lumalala pa nga ang ating karamdaman. Ang lagi nating iniisip sa ating sarili, "Sigurado, malapit na akong mamatay." Kung tayo ay tumatanda, ang lagi nating sinasabi sa ating sarili, "Tumatanda na ako, malapit na ang aking kamatayan." At kung iniisip natin na malapit na ang ating kamatayan sa dahilan, lumalala na ang ating sakit, o kaya tumatanda na tayo ng husto, ang pinoproblema natin, "Kung malapit na akong mamatay, papaano ko kaya maiwasan ang impyerno? Ayokong magtungo doon. Paano ko rin ba maiiwasan ang purgatorio? Ayokong tumagal sa purgatorio
bago umakyat sa langit. Papaano kaya ako sa langit kaagad makatuloy kung aking mamatay? Ito ang ating pinoproblema sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, kung ibig ninyong maiwasan ang impyerno, kung ibig ninyong maiwasan ang purgatorio, kung ibig ninyong sa langit kaagad tumuloy, kung kayo ay namatay dito sa lupa, ang paraan, lumapit kayo sa akin at magpaturo. Ituturo ko sa inyo kung paano iwasan ang impyerno, kung paano ninyo iwasan ang purgatorio, kung paano ninyo makamtan ang langit pagkamatay nyo sa lupa. Ituturo ko sa inyo ang paraan sapagkat ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Yan ang ipinapayo sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Ebanghelyo. Lagi tayong lumapit sa ating Panginoon para magpaturo sapagkat siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Magsitayo na ang lahat. Manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Ang ating tugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan naway, akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kandungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at manatiling kagalingan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan.
kung saan inaasam namin na manirahan sa piling mo magpasawalang hanggan. Amen. Inikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Sa iyong bayang masayang nagsalo, aming sanang mga alay, gawin mong totoo itong alak at tinaping dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayan, nagpupulit, nagkakaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, nagmula sa iyong bayan, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay ang bigay mo sa amin na puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mo na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon na ipinagdiriwang ang pag-aakin ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nag-aaking walang humpay ang anak mong minamakal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang iniakin sa krus. Ang sa krus ipinako, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo.
tatlo pa ng kadakilan mo. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Magsilod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, aleluya. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Amen, aleluya. Amen, amen, amen. Amen, aleluya. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kakariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan.
Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Cristo, aleluya.
kaya ang pag-asa ng tao. Alleluia. Si Jesus Nazareno. Alleluia. Makalangit na sugo. Alleluia. Ay naglingkod na tunay. Alleluia. Hanggang sa siya'y mamatay. Alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy ninyo ang inyong matapat na pagsubaybay sa inyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na tsagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan at mga ibang religious article upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, nilulwalhati ka na.